Ano ba yung estado na inyong relationship ni Beyonce? Po, syempre, ano lang muna. Mas parang friends lang kasi bata pa po yung friends. Kailangan alalay lang muna ang ating sa kanya. Hindi naman natin pwede nga na influence sa kanyang pag-aaral at saka mas malagay kaysa sa mga pero so welcome back again to my channel. Hello everyone. Hello po sa lahat mga Kalingap. Isang mapagpalang araw na muli. Siyempre, itong interview ko kay Kalingap Edo ay bibigyan din natin ng reaction video mga kasukay mga Kalingap. So ayan, narinig ninyo yung sinabi dyan ni Kalingap Edo about sa estado ng relasyon nila ni Beyonce, no? Sa ngayon daw is mag-best friend, no? Maganda naman yun, mag-best friend sila, no, mga kasukay mga Kalingap. Kasi doon naman nagsisimula ang lahat, no? Yung nakikilala nila yung bawat isa at nagiging mas lalong close sila sa isa't isa. Di po ba, mga Kalingap? So, sa ngayon kasi bata pa naman dyan si Beyonce at nag-aaral pa. So, syempre, sabi nga ni Kalingap Edo, hindi muna priority ni Beyonce yung mga ganyan na love-love, no? Di ba? At kaya naman niya maghintay, no, di ba? Mga kasukay, mga Kalingap. So maganda yung mag-best friend muna sila ngayon at makikita naman natin yung closeness nilang dalawa. So ituloy pa po natin. So darating ba yung time na maniligaw ka kay Beyonce pag nasa tamang edad na? Ano ang dalawa po mag-isip? Wala, wala. Oo, sabihin mo, oo. Narating yun, no? Narating sana. Sana. Narating. Pero sa tingin namin kasi, marami kasi yung expectation, no? Nag-expect yung mga fans na balang araw daw, pagdating ng time na nasa tamang edad na si Beyonce, is may time ba na pwede mo na siyang ligawan? So yun nga mga kasukay mga Kalingap, no, nakatuwa lang, no, na eto nga inalam natin dito kay Kalingap Edo kung pagdating ng araw is liligawan niya daw itong si Beyonce. Sabi niya is sana, no, mga kasukay mga Kalingap. So syempre hindi niya lang ma-direct na oo, kasi alam naman natin, no, meron silang meron din siyempre ng mga personal na kagaya niyan sa love, yung private, ano ba tawag doon? Yung sikreto, no? Halimbawa, hindi mo sasabihin kung maliligaw ka or mutual na ba sila. Siyempre, hindi niya yung sasabihin na makasukay mga Kalingap. Meron niyang sinasabi dyan na walang aminan. O, di ba? Walang aminan. So, sana daw, no? Siyempre expected nating lahat ng mga viewer na pagdating ng tamang edad na itong si Beyonce ay pwedeng-pwede na niyang ligawan, no? Malay natin, next year, pagdating ng nasa tamang edad, 18 years old. Kasi ngayon, itong si Beyonce ay 17 years old pa lang. Pero kapag yung edad niya ay naging legal age na talaga, pwedeng-pwede na siyang ligawan ni Kalingap Edo. O, di ba? So, ituloy pa po natin. Edo, saan ba patutong ang love tip? Oo. To real? Hindi makasagot at end na, oh. Silence means yes. Oo. Papunta na doon. Siyempre, wala ngayon si Bibi Beyonce natin. Malungkot ka niyan. Medyo po. Ay! Siyempre naman. Hindi kami nakapag celebrate. Oo. Oo. Galing kami doon, no? Oo. Nagkakit kami ng napakasimpleng kapon namin. Kapon, oo. Pumunta kami doon. Pumunta kami doon. And okay naman siya so far, no? Mm-mm. Sa bagay, nagbabago talaga ang pakiramdam. Yes. Mga kasukay, mga Kalingap, kung yung kanila bang relasyon ay magiging real in the future, hindi makasagot doon si Kalingap Edo kasi it means yes, no, mga kasukay, mga Kalingap. Kapag hindi ka makasagot, ibig sabihin yes. Kasi kung hindi, sasagot siya kaagad ng hindi, di ba? So, ayan mga kasukay, mga Kalingap, narinig nyo naman at talagang sobrang kinilig po kami dyan, no. Kahit kayo po siguro na makita nyo yung inyong iniidolo na kagaya ni Kalingap Edo na napaka-humble ay talaga naman
kikiligin talaga kayo, mga kasupay, mga kalingap. Kaya kahit kami ay sobrang, kahit na mga thunders na kami, thunders na talaga, ano, ay sobrang kinilig po talaga kami, mga kasupay, mga kalingap. At kita nyo naman si Kalingap Edo, napaka-cool niya at talagang nagpapa-interview siya. Hindi siya yung kagaya ng iba na, ano siya, yung talagang pagbibigyan ka niya, no, mga kasupay, mga kalingap. At i-entertain ka din po niya, mga kasupay. Kaya yun ang nakakatuwa, no, talagang yung ating idolo, no, yung idol natin na si Kalingap Edo ay talaga namang napaka-humble. At yung, ano talaga siya, yung sumasagot, no, although yung mga sagot niya ay ano, siyempre walang aminan, di ba? Walang aminan po, mga kasupay, mga kalingap. Kaya naiintindihan po natin yun, no. So, ayan, sobrang kinilig kahit si Teacher N, grabe, no? Sobrang nakakilig po talaga. At yun nga, nabanggit namin sa kanya na pumunta kami doon kay Beyonce. Okay naman si Beyonce nung dumalaw kami sa kanya. In-entertain din kami. Siyempre, nakapagpa-picture, yun nga, nayakap po din siya. At nakuhaan ng maiksing clip, no, mga kasukay, mga kalingap. Kaya sobrang masaya po kami na yung inaasam-asam namin na yung pagpunta namin sa Daet na makita, ma-interview etong si Kalingap Edo, makapagpa-picture dito kay Beyonce, ay natupad lahat po yun. Kaya sobrang masaya po talaga kami, mga kasukay, mga kalingap. So ituloy pa po natin. No, parang ano pa lang, MU-MU or meron na bang or what? MU? Friend or more than friend? Basura daw. Best friend daw? Best friend. Doon naman nagsisimula yung love sa, yes, best friend. Best, diba? Friend. Oo. Kalingap Edo pa. So yun, mga kasukay, mga kalingap, no. Ayan nga, itinanong dyan ni Teacher N kung ano ba yung relasyon, ano yung MU na ba sila or anong matatawag sa kanila. Sabi ni Kalingap Edo is mag-best friend, no. Mag-best friend sila. At doon naman nagsisimula yung love, di ba, sa best friend, no. Mas nakikilala nila yung isa't isa. At syempre, mas lalong nagiging close. Tapos yung bonding nila ay excuse me po. Yung bonding po nila ay talagang magiging mas, ano yan, yung mas lalo silang magkakakilala, no. Kita nyo naman po, nakikita natin na magkasama silang dalawa, di ba? Dati, merong CCTV na yung magkasama silang dalawa na bumili sila, di ba? So, yun na yung start na kanilang, ano, yung kanilang closeness. Yung mas nakikilala nila, nagkakapalagay ng loob sila, no? Hindi yung kagaya dati na kung sa may teleserye, yung may vlog, doon lang sila nagiging close. Pero off-cam, sa ngayon, ay lagi na po natin silang nakikita na magkasama, no? Silang dalawa lang. Inihahatid siya ni Kalingap Edo. At na masaya po tayo ito, no, mga kasukay, mga kalingap. Siyempre, kapag magkasama sila, magkikwentuhan sila yung ano yung gusto ng isa't isa, di ba? At ganun naman, no, magkikwentuhan kayo. Tapos, yung kung ano yung, halimbawa, meron kang gusto, masasabi mo sa kanya, di ba? Ganun naman yung mag-best friend, yung ugali ng isa, ganito, ayaw ko ng ganito, di ba? Yun doon nila nakikilala yung bawat isa. Kapag silang dalawa lang, off-cam, no, mga kasukay, mga kalingap. So, ituloy pa po natin. Ano, si Edson yan. Salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa mga sa Kalingap, sunod sa ano, siyempre sa mga lagdi namin dyan. Yan lang na sa Edson po. Thank you for much support. At yun po, hindi po kami ano, siyempre titigil magpakilig sa inyo mga yes! Hanggat pwede. At abangan nyo na lang po yung mga susunod na banata. Ay, grabe. Yes, oo. So, meron lang ako isang katanungan talaga. Gusto ko talagang malaman. Yan ba ang mga salitang binibitiwan niyo during the serye? Is it comes from the heart or scripted ba yan? Oo. Patuloy magkita ata. Part ko na parang lang sa binibigyan lang kami naroon. Pero yung iba po sa akin. Wow. Galing sa puso mo mismo yan. Nagagaling. Uy. Yan talaga. Oo, kasi gusto malaman ng mga viewer yun eh. Marami talaga yung nag-aabang. So napakaganda nung tanong dyan ni Teacher N, mga kasukay, mga kalingap. Kung ito bang mga sinasabi niya sa kapag nasa ano sila, yung may silang dalawa ni Beyonce ay yun nga,
may video sila. Ito ba ay galing sa kanyang puso o may script ba ito? Scripted? Sabi nga ni Kalinga Pedro dyan, si Kalinga Rob is binibigyan lang sila ng instruction, pero yung mga ibang sinasabi niya dyan is mula sa puso niya. No, makasukay mga Kalinga. So, talagang pure na galing sa puso ni Kalinga Pedro yung mga sinasabi niya dito kay Beyonce, no? At sobra tayong kinikilig sa kanila, no? Sa kanilang tambalan. Kaya talaga namang marami yung nagsusuporta sa kanila. Yun ang maganda doon, no? Makasukay mga Kalinga. Na hindi yan scripted. May sasabihin lang si Kalinga Frab na ganito yung pag-uusapan nyo. Sila nang bahalang mag-usap kung ano yung pag-uusapan nila doon, no, mga kasukay, mga kalingap. So, hindi siya scripted na may kukopyahan ka, hindi po. Mula po yan sa puso mismo ni Kalingap Edo, yung kanyang mga sinasabi dito kay Beyonce. O, di ba? Sobrang nakakatuwa. Ano po? Grabe. Sobrang kinilig po talaga kami dyan at talagang hindi namin malilimutan yan, mga kasukay, mga kalingap. At eto pa, meron pang huling katanungan. Eto, panoorin po natin. Ingat, Edo. Meron ba dyan talagang tumitibok-tibok ang puso mo? Kay baby Beyonce ko. Oh, ano? Ah. Yan, yeah, please na masagutin mo. Oo, hindi. Oo, hindi yan. Uy, grabe ang mga tanong nyo. Hindi niya pa kayo masasagutin. Hindi na lang muna. Uy, hindi pa niya yan masasagot. Oh, sige po, abangan nila po. Abangan nila. Oo. Sige po. As of now, enjoy wala lang. Wala na guys, sa pag sinagot na yan lahat naman. Wala talaga. Spins tayo lagi. Oo. Kaya nga, marami yung kinikilig. Kinikilig lang muna. Yan, nakita nyo naman yung ngiti ni Kalingap Edo dito sa tanong ni Ate Tess, no, mga kasukay, mga Kalingap. Siyempre, hindi aamin yan si Kalinga Pedro. Sabi nga niya, kapag inamin niya, yung teleserye, yung sinusubaybayan natin, eh matatapos na, di ba? So, kahit na ano yung relasyon nilang dalawa, walang aamin, no? Sabi nga nila kahit na sila na, magkaanak na, magkaapo, walang aminan daw, no, mga kasukay, mga Kalinga. Pero, abangan natin yan, no? Pag nasa tamang edad na itong si Beyonce, eh, naku, for sure naman, no, naliligawan talaga yan ni Eds. Kasi sabi nga niya is, kung si Beyonce daw ay magpapahintay sa kanya, hintay niya talaga, o, diba? Siyempre, gano'n naman yung mga lalaki, no, alam nga naman mag-intay siya na wala naman pala siyang iintayin. Di, siyempre, sayang yung time sa pag-iintay niya, tapos di naman pala siya sasagutin. So, mas maganda, tanungin niya agad si Beyonce kung magpapahintay ka ba? Kasi kung magpapahintay ka, hihintayin talaga kita, no? Uy, grabe na yun, mga Kalingap. So, eto, ituloy pa po natin. Bago kami umalis, galing Cavite. Cavite pa kami galing, talagang gusto namin na ikaw ay ma-interview. Kaya, inaabangan ka namin talaga ni Teacher Ed. Yes. Oh, Cavite pa kami galing. Yeah, oo. Topic kasi, almost topic namin kasi sa aming Kalinga Project Balitaan is EDC. EDC, oo. Marami yung nagsusuporta talaga sa EDC. Mm-hmm. Yan. Mensahe sa kay Bibi Beyonce natin. Oo. Lalo na ngayon may sakit siya. Sana, ano, salamat sa ano, sa support sa Kenny Rob, sa Lito Kuya Bans, sana napaka-supportive niya. Anong oras pwede siya kahit basta siya ng mga kayo. Salamat din niya sa pag-support siya. Siyempre, sa mga bisita doon, sinasamahan tayo minsan sa mga ating kaibig sa mission. Thank you rin. Yan, sana ay mag-ingat ka palagi. Ano, magpagaling ka. Kulang tayo dito, kulang ano, kulang pag wala ka. Grabe na yan. Ay, grabe. So, ayan mga kasukay, mga Kalingap, narinig nyo mula sa bibig ni Kalingap Edo na malungkot, lalo na kapag wala ka. Kapag wala si Beyonce. Kasi si Beyonce po ay may sakit noon, kaya hindi naka-attend ng event, no? Kaya syempre, napansin nyo naman si Kalingap Edo nandun sa labas. Malungkot siya. Syempre, ni-expect din niya na makakapunta si Beyonce. Kaso nga, yun, hindi nakapunta. Kaya malungkot siya, no? Kahit naman po sino, tapos malalaman mo may sakit, di ba?
So, grabe na yan, no, mga kasukay. Grabe, grabe, grabe na talaga yan. Pambihira, no, mga kasukay, mga Kalingap. Talagang, sa tingin ko talaga, in love itong si Kalingap Edo. Mapapansin nyo naman po, no, at saka, kumpara nung una ko siya makita, ibang-iba po siya ngayon. Kita nyo, bumata siya, tapos, ang tingin ko sa kanya, pumuti siya, tapos, basta iba yung aura ng mukha po talaga ni Kalingap Edo. Blooming, guwapo siya, no? At mas bumata siya kaysa noon nung una kong makita. Pangalawang beses ko na po siya makita, mga kasukay, mga Kalingap. Kaya, grabe. Kung titingnan mo si Kalingap Edo, pag tinignan mo siya, especially nung nagsayaw po siya, may in love kayo dun sa kanyang mga moves, sa sayaw pa lang niya. Galing niya pong sumayaw, mga kasukay, mga Kalingap. Kaya, kahit si Kuya Ban ay talagang nag-cheers sa kanya, no? Kahit kami po, kung napanood niyo po yung in-upload ko na sumasayaw siya, nag-cheer din kami sa kanya doon. Kaya sobrang nakakakilig at nakakatuwa po talaga, mga kasukay, mga Kalingap. So ayan, hanggang dito na lamang po muna. So ito ay ginagawang ko lang din ng reaction video, itong aking interview at saka interview ni Teacher N, no, mga kasukay, mga Kalingap. Kasi sobrang nakakatuwa, no, na nakapag-interview kami kay Kalingap Edo, o diba? Sobrang masaya kami talaga. Kaya, sa mga gustong pumunta ng Daet, no? Sumama po kayo sa amin pagbalik namin doon. Siguro by December, no? Kaya, ayan, happy-happy po tayo, no? Siyempre, unforgettable na memories yun, no, mga kasukay, mga Kalingap. Na nakita natin doon si Baby Beyonce natin, si Kalingap Edo, no? Although, hindi natin sila nakitang magkasama, pero nakita naman natin siya, sila ng personal. So ayan, hanggang dito na lamang po muna. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli, keep safe everyone. Thank you for watching. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!